So, samahan namin si RP Joven. Hi guys! Welcome back! RK Joven here. So ngayon ay magre-react tayo sa bagong bahay ni Vice Ganda o ang tinatawag niyang New Valor. Yan, pero hindi lang akong mag-isa ang magre-react dito. Meron akong dalawang kasama. Si Chump Mom at si Awesome Joe! Hi guys! So ay sasamahan namin si RK Joven sa pag-react New Valor ni Vice Ganda. Alright, so umpisa na natin. Alright, alright. Let's do it. New Valor of Vice Ganda. Na in order ko for the wow. Ganda. Grabe. Anong tawag din sa bagong bahay niya na yan? Industry lang tawag niya. Pero kung mapapansin niyo, ito. Yung pader na yan. Yung pader. Oo, na napakataas. Bakal ito. Wow! Grabe! Bakal! Tapos ito yung ano, yung hagdanan na meron tong strip lights sa gabi. So, may strip lights siya. So, pag umilaw siya pagkagabi, maganda. Pag strip lights ba, RK, kwan ba yan? LED lights yung LED, natawag? LED, oh. Okay. At saka ito, tinawin niyo yung kanyang fascia board. Okay. Para hindi siya yung normal na fascia board. Oo nga eh. I-beam siya. I-beam. Tapos kung makikita natin, ito lang yung bintana niya. Mm-hmm. So parang massive siya tingnan. Oo. Parang heavy tingnan siya. Oo. Pinipid niya yung bintana niya. Sinipid niya yung bintana niya dito sa labas. Sa labas. Pero doon niya. Front ba ito? Yung nakikita natin ngayon. Front yan. Sorry, that's possible. Hindi siya na-deliver. The facade. Okay. Around. So, yan yung facade na tinatawag? Yung facade, yung parang front view. Front view. Oh, yung parang pinaka-itsura, yung pinaka, okay. Parang pinaka-mukha. Ah, okay. Yeah. So, yeah. Sa kaalaman ng lahat, ako ngayon lang dinalaman ng facade is yung front view. Ay, ako sis, alam ko na yung matatawa. May natutunan tayo, di ba? Sama? Katulad ko dyan, okay? LED strip lights under the stairs. Yan yung mga napakit natin yan na I-beam as fascia board and metal panel facade. Metal panel facade, alright. Mahal niya. Tsaka ano, ayan, napangit ni Vice, industrial yung design ng bahay niya. Industrial. Napapanahon ba yan ngayon, architect? Halos lahat kasi nang naano ko is industrial. Correct. Napapanahon siya, parang uso yung uso, industrial. Uso siya. Maski ngayon yung mga projects namin, yung mga interiors. Oo. Huh? Mga public office yun, ha? Uh-oh. Yung dating white ngayon is nagpapadesign sila ng mga industrial. So ano ba yung industrial niya? Ano yung industrial na kulay, tinatawag? Kulay gray siya, kung mapapansin nyo. Ayan yung bahay ni Vice. So ito nga yung metal na ito. Kung ano, di ba lahat naman ang metal, kinakalawang yan. So kinakalawang. Pagka kinalawang yan, isa malamang ano yan, mas maganda. Kasi yun ang ano niya. So okay. Ito. How to achieve the industrial design? Number one, materials. Number two, colors. Number three, design elements. O sige, yan. Sasagutin ko. Ano ba, gusto mo ng industrial design ng bahay? Magpapadesign ka. Oo. Magpapadesign ka ng industrial design. Okay. So sa materials, ang mga materials na gagamitin mo ay, unang-una, yan, yung concrete, metal, concrete, metal, glass, tapos bricks. Pero yan lahat na natural na lang, mas magandang natural. Natural colors? Natural color, walang pintura. Pag yan, ito yung ating background nila na concrete. Oh, oh. Usually ganyan lang yan, gray. Okay. So, yung metal okay. Naman, hindi pinipinturahan din. Tapos yung bricks, alam mo, yung kung kulay po lang bricks, bricks lang din siya, no? Tapos yung glass yung... So, parang ito din. Yung background na to, parang yung na-finish lang na semento? Parang ganun lang? Na-finish or minsan nga, rough lang. Rough finish na semento. Sa kulay naman, anong kulay ng industrial design? Usually, yan yung gray, black, okay. Brown. Mm. Yun lang siya. Oh. Minsan, kung medyo madilim yun, pinipinturahan ng white. Pero bihirang-bihirang magpintura dapat eh. Halos wala. Wala. Kagaya nito yung bahay ni Vice, wala tayo nakita ng pintura. Okay. Kasi yun talaga yung effect niya.
yung design elements naman, ibig sabihin, kapag industrial design, straight lines lang. Straight line, walang curves. Walang curves, okay. Mas, talagang natural lang. Halimbawa, at saka yung mga design elements na yan, walang, halimbawa sa interiors, walang ceiling. Oo, open ceiling. Open ceiling, gaya lang nakikita natin open sa mga ceiling. Coffee shops. Naka-open ceiling. Parang gano'n. Tapos yung mga upuan nila, yung mga bakal. Mga, ano, yung mga sandalan gano'n. Mga bakal gano'n. So, industrial feel yung ano. So, tapos bakal, talagyan lang nila ng mga foam pampalambot na sa upuan. So, yes, yes. Yun. So, yun. Kung gusto mong magkaroon ng industrial na bahay. Okay. Yan, yung wall ni Vice na yan is tinatawag na board form concrete. Kasi, ito yun o. I-rewind natin ako. Ayan o, yan. Ito siya. Okay. So yan, binuhusan yan. Pinormahan ng mga boards. Pinormahan ng mga boards. Tapos, binuhusan siya. Okay. So kaya, parang bricks yung dating? Hindi bricks. Natural lang na may linya siya. Natural lang may linya. Pero so, yun na. Oo. May buhos. Okay. Buhos yung pagkakaano, yung pagkakagawa. Hindi siya hollow blocks. Hindi yung hollow blocks na binuhusan, ganon. Hindi siya hollow blocks. Walang hollow blocks. Walang hollow blocks. Yung hollow blocks kasi diba is hollow blocks tapos palitada. Yes. So yan. Pinormahan yan, tapos binuhusan. Oo. So, yun. Mahal. Yung iba, ito is, merong haspe pa ng kahoy yung ginagamit. So, mas dramatic yung dating, di ba? Mas maganda. Oo. Kesa sa plain lang na. No? Pero, siyempre, kung ganito, pipili ka ng magandang kahoy at talagang naka-design na doon talaga sa loob. Pero, pag tinanggal mo yung forma, Pagkinagal mo, natural na natural yan. Sama sa buhos. Pag-usahin, di ba? So, in existing CHP wall, pwede bang ma-achieve ito? Halimbawa, sa bahay nyo, gusto mong magkaroon ng ganyang wall, pwede kaya? Hindi ko pa natatry, pero ini-imagine ko, halimbawa, papalitadahan siya ulit na or let's say bagong hollow blocks wall pa basa pa yung palitada. Oo. Itutulak mo na yung ano yung ipo-push mo na yung parang forma na yun yung pinorma. Pero dapat yan parang let's say wall lang naka level lang ng 1 2 3 tatlong level o apat na level lang para pagpalitada mo ano bang ganito mga mga kalahating metro. Push mo na ganyan may kung meron kang kasamang magpo-push na ganyan tapos pupok na ganyan. Pagtanggal mo, yan, meron ng forma ng konti na pwede. Okay. May tanong muna kung baka mag-move on. So, gaano katagal, pinapatagal yung kahoy na yun para mag-forma ng gano'n? Kung halimbawa ngayon yung sa hollow blocks wall? Oo. Ito sa wall na to. Hindi, kung sa binuhusan na yan. Sa binuhusan. Hanggang matuyo? Hanggang sa may curing period yung binuhusan. Okay. So, hindi ka makakapagtanggal ng forma hanggat may certain days, let's say, siguro mga apat na araw. Ang curing period ng binuhusan. Oo, para pagka, alam mo, kasi pag binuhusan mo, pinabukasan, tinagal mo agad. Mm-hmm. Hindi pa matibay ang semento. Bibitak yung mga semento. Bibitak siya. Mm-hmm. Diba? Okay. Bibitak siya. So, after nang tanggalin mo yung forma, meron ka pa talagang curing period na 28 days. Okay. I see. Parang makumpleto talaga yung parang pinaka-power ng kumpleto. Ayan! Ayos! Mayos! Malinaw, salamat. Tingin naman kayo sa kanila. Bye! Busy pa kami. Busy po kami. Ano na susunod? May AutoCAD by category. Ayan, anong napansin niyo dito sa... Yung salamin niya, mataas. Oo nga. Bakit ganun? Ang taas. Ito. Oo, yung isang salamin, ang taas. Ito. Asan ba? Anong part ba ng bahay niya to? Powder room niya ito. Powder room. Okay. Oo. Ito salamin, pero ito, ano tong bilog na to? Salamin din. So, design lang ito. Kaya nga sabi nito ni Luigi.
Luigi. Sasabihin ni Luigi is ano, pang-basketball player daw ito. Kinakalaman mo na ito maging matangkad. Tapos ito yung ano niya, yung tiles niya, kung mapapansin natin, kundin siya yung rustic. Para kalawang, kalawang yung kanyang kulay na. Okay, tingnan mo yung tsuga. Kalawang. Tiles yun? Akala ko tiles, ano? Tiles siya, tiles. So, tapos parang granite tiles, gano'n? Basta tiles, so parang gano'n na, na ganito yung finish niya, yung kalawang yung... Oo. Ano. Kasi nga, yun ang gusto niya, industrial house. Industrial. Pati ito, yung stainless na mga lavatory. Oo. At saka yung water closet. Water so, closet, stainless. Oh, stainless. Do you know what plastic colored tiles? Plastic colored tiles. Inorder na ito from Dubai. Ay, sa Dubai! Wow! Wow. Ito, yung may order sa dito sa Dubai. Alain. From Dubai pa! From Dubai! Ikaw na! Ikaw na, so, talaga. Ikaw na, vice ganda talaga. Hanapin natin kaya kung saan yung niya in-order. Order din tayo. Pero nga, carry ba natin ang presyo? Hindi. Order lang naman. Maka-GCR lang tayo. Parang naka-feel din natin. Maka-feel din natin. Parang naka-CR na rin tayo kay Pais. Okay. Stainless, lavatory, and water closet. At ayan, yung pag nag-add sa industrial feel nung ano, talagang 100% talaga yung pagiging industrial house talaga. Industrial design. Ay, bakal. Ayun yung pinto niya, purong bakal. Purong bakal. Purong bakal. Wow. Grabe, ang mahal talaga ng bahay na to. Oo. Pag lumindol, hindi basta-basta mga ano yan. Hindi, bukod doon is mabigat yung pinto na yun talaga. Kasi yung ordinary panel doon na kahoy is mabigat na, di ba? Mabigat na kaagad. Mabigat na agad. How much more ito? How much more yun pa. Tapos yung design ito, mapapansin nyo, is wala siyang hambaw. Wala nga, diba? Yun nga gusto kong kita. No, wala siyang hambaw. Hindi kaya yung mga pinto natin, may mga hambaw, yung mga usual. Mm-hmm. So kasi ito is tinatawag na pivot door. Mm-hmm. Ano? Pivot. Pivot. So yung pivot door is... What I spell? P-I-V-O-T. It's a pivot. Ang P, ginawang F. Ang F, ginawang P. Pivot. B, ginawang B. Pivot. Pabuti na lang, spelling ako. Kung hindi, naligaw ka. Naligaw so na. Ito is pivot door. Pivot door, okay. Dito yung suporta niya sa itaas lang at saka sa baba. Kasi yung usual ng mga pinto, di ba, yung meron siyang hinge dito sa dulo. Yan, isa kong isa, dalawa, tatlo, apat. Yung usual. Yes. Pero ito, ito dito. Sa taas at sa baba? Sa taas. Oh, pero sa kanya, sa taas lang? Taas at saka baba. Pero paano ang mechanics niyan pag nag-close? Ano? Push and pull, parang gano'n? Oo. Oo rin, yes. Ah, hindi. Swing din. Swing, okay. Swing din. Wala pa nga siyang ano, wala pa nga siyang parang yung mga yung doorknobs, 'di ba? Or something. Wala. Na lock, hindi pa na may parang may butas doon, ha. Pero bantayan natin sa mga susunod sa pagkatapos niya. Anong sistema nitong pintuan? Kasi ang ganda, ganda ng pagka-design. Pero ito, kapag ganitong sistema, kung gusto niyo maging ganitong pinto niyo. Ano ka mo 'yan? Anong door 'yan? Pivot door. Ah, ito. Tumama ka rin. Pivot door. So, meron yan ditong support na dapat sa itaas kasi mabigat nga ito yung pinto na ito. Oo, kasi bakal eh. Meron ang beam door dito at saka dito rin sa baba floor slab beam. Meron ka dyan support na. Kasi kung wala, siyempre, mabibigay lang itong pinto. Oo naman. Obviously, sa bigat ng pinto. Yes. Bakal.
gusto ko parang nabis, ano? Oo. Ayan, yan, siya yung Ayun, IBOT. So, ano ba yung advantage niya? Ano nga ba? So, ang advantage niya is unang-unang ganda ng look niya, di ba? Kasi parang bago siya. Ano naman yung disadvantage niya? Ano oh, yung disadvantage pala yan? Yes, may disadvantage kasi ang disadvantage nyo naman kung makikita natin is ang laki ng pinto na yun, di ba? Pero merong unusable na parte. Kasi ibig sabihin yan, itong part na ito, yung parang let's say yung part na ito is hindi na yung entryway mo ito lang instead na yung buong pinto yung kasi kung usual na pinto, di ba, nakabukas talaga siya 100%. Ito parang 80% lang yung bukas niya. Kasi ito is, ano pa yung isang disadvantage? Yung disadvantage nito, kapag kayong tao, or let's say mga bata, naglalaro dyan, nagbukas ka ng pinto, unexpected itong papalo dito sa likod eh. Di ba? Oo, papalo yan sa likod. So, yun ang medyo, delikado. At ingat-ingat. Ingat lang. So, yun ang, yes, kung may bata at saka pag may hindi niya in-expect na nagbukas ng pinto tapos siya sumusunod. Pero for sure magkakaroon naman sa pagkakaroon ng maglalagay ng anti Yan! Merong elevator! Oh my gosh! Yan ang pangbahay, diba? Grabe, ayun ka din! Sarap niya! Grabe! Ibig sabihin mataas kasi ang bahay. Kaya kailangan ng elevator. Parang dalawang palapag lang naman siya. Dalawang palapag pero ang height ng per floor is napakataas. Imagine mo. Hindi naman may standard naman. Hindi, mataas yung ground floor niya pa lang eh. Kung titignan mo, mataas, matangkad na si Vice. Paris dumoble pa sa kanya. Sabagay, tama. Diba? May isa rin artista na may elevator. Kasi Sharon Cuneta. Oo, bahay ni Sharon Cuneta may elevator. Good consideration for the people. So, nabanggit niya para sa nanay nabanggit niya. Nabanggit niya para sa nanay niya yan. Kasi pero nabanggit din ni Luchi na para din kay Vice. Kasi pag si Vice ay... Hindi kasi naman, in reality talaga, pag you are growing old na, medyo nahihirapan ka na gumamit ng stairs, talagang... Para sa lahat, for future talaga. For future consideration kung, talaga. Kung kaya mo naman talaga mag... lagay ng elevator sa bahay. Why not? Why not, di ba? Kiri yan, di ba? Si Vice pa ang yaman-yaman. Si Guest CR. Guest CR. Concrete finish naman yung tile niya dito. Concrete finish tiles. Okay. Nabanggit ni Vice na yung CR, ano? Did you know that here in Dubai, yung word na CR is hindi ginagamit dito? Actually, ang gamit dito is toilet. Yan. So, pagkabagong... pagkabago, katulad tayo, mga bago tayo dito, diba? Magtatanong tayo, where's the CR? So, yung mga tao na nandito, especially ibang nationality, hindi nila naintindihan ano yung CR. At tayo din naman, hindi natin naintindihan, toilet. Okay, toilet pala ang tawag. Toilet ang tawag. So, para sa inyo, ano ba ang pinakatama? CR or toilet? Both are correct. Comfort pero kasi, kung sasabihin mong CR, syempre, akitin nyo, hindi nila naintindihan. Ang sasabihin mo, where's the comfort room? Yes, correct. Yung comfort room. Pero maski na yung comfort room at saka between comfort room and toilet, ano ang tama? Mas prefer ko yung toilet. Kasi, Okay. Mas, ano yun? Tanungin natin sila. Mas swak. Comment na lang kayo kung alin. Comment po kayo kung alin ba talaga yung tama. Alin ang tama para sa inyo. O CR. Mas may itindihan. Yes, let's continue. Dining area. Bongga, napansin ko kaagad ah. Oo, ang laki ah. Yan o. Oo, ang chandelier. So, ito, ano itong drawing na ito, yung shape na ito? Ano ba yan? Sa dining table? Sa dining table. Pero nagbiro si Bay, kabahong daw di ano. Mukha siyang kabaho. Mukha siyang kabaho, ano? Ang shape na pa gano'n. Mukha siyang kabaho. Ako yan. Tsaka ililibre.
Pero ito is yung dining table niya, yung template niya, no? Parang kasi ito is maglalagay ka muna ng template, yung contractor maglalagay muna ng template para siguradong fit doon sa laki ng space para makita yung ratio and proportion ng isang item o dito yung dining table para makita yung ratio and proportion niya within the space. I see, ganun pala yun. Yes, para let's say pagka sobrang laki ng space, di ba? Hindi naman, para pag nakita, tsaka pag nakita ni let's say ni Bay, sabihin niya, ay, medyo maliit ito, dagdagan natin. Alam mo, yan ang din drawing kasi ng designer, tapos yan ang kinat. At pag halimbawa ginawa siya tapos medyo let's say maliit, sasabihin ni Vice, ay ang liit naman. Hindi mo na mababawi kasi gawa na, di ba? No. So ito is importante magkaroon ng template. Wow, magandang ano yan. Yes. At least is alam mo na kung magpapatayo ka ng bahay. Awesome job. Ito. Wow, another chandelier. Yan yung chandelier niya. Yan yung chandelier kanina sa dining. Gold ba ito? Hindi ko nga alam. Pero gusto niyo ba yung chandelier niya? Chandelier niya kasi kakaiba yun, no? Sa nakikita ko. Yung usual na chandelier. Ang usual na chandelier para sa dining, di ba? Parang hindi ganyan. Well, actually, ako kung mag-comment dito, parang hindi siya magandang ilagay dito sa dining. Una-una kasi net siya. Kasi halimbawa, ang siyempre, kahit na air condition yan, meron pa rin langaw at let's say magbukas ka. Let's say may lamok, may langaw, lamok or insekto. At sigurado, uhulihin ito lahat ng baka talaga. Malay mo, pamatay talaga yan ng mga ano? Ng mga langaw. Malamang. Malamang. Galing mo rin kaya mahal. Mosquito. Yes. Fly killer. Or ano, yung capture, nagka-capture siya. Nagka-capture siya ng mga insects. Pwede, no? Mga ganun kaya. Siyempre, mga mahalin din yan. Baka ihikot mo lang yan, dilinisin mo na. Diba? Pwede ka, no? Nagbiro siya ng ano rin eh, pang pantakit daw ng food. Ayan yung nabanggit natin nila, yung disadvantage na yung hanging light niya, yung chandelier niya, yung disadvantage. Anong disadvantage? Ayan nga, yung pupuntahan, uhulihin na lahat ng insekto. Ay, sinabi ko eh. Yes. Nice mirror. Mirror sa ano? Yun, doon sa kanyang toilet. Yan yung kanyang clean kitchen, ano? Ay, oo. Clean kitchen. Parang nasayang pero natin dito. Di mo tayo nagluluto. Teppanyaki. Yun, teppanyaki. Teppanyaki counter. Teppanyaki counter ang tawag ko. Anong device? Teppanyaki grill counter. Bakit may grill na ba yun? Hindi natin nakita eh. Kwan lang siya eh. Nakatakit lang eh. Pero normally kwan yun eh. Yung parang preparation table. Hindi, siguro nga may doon, yun yung counter na yun, may grill. Baka, Nakatakit pa yun. Ano ba tinatulog yun sa taas? Yun yung dumbwaiter. Ano ba ang dumbwaiter na yan? Ano yun? Ang dumbwaiter, gaya nung sinabi ni Vice, is elevator ng pagkain. Okay. Akala ko na iba na tawag sa waiter. Waiter talaga yung malayin mo. Pagka dumb yung tawan, dumb. As in, dumb. Walang ka-dumb. Parang gano'n na. So, you're dumb. Ano ang dumbwaiter yun ngayon? Dumbwaiter is elevator ng pagkain. Bakit siya tinawag na dumbwaiter? Bakit nga ba, architect? Kasi base dati is, ayun nga, dahil yung nagsiserve, parang yung nagsiserve ng pagkain is hindi nagsasalita. Ganun. Dumbwaiter. Nagsiserve lang, hindi nagsasalita. At nagdadala lang. No, nagdadala lang. Ganun. No talking. Yeah, pero yung dumbwaiter, usually sa mga ganitong malaking bahay, is connected siya sa, or yung location niya is near sa kitchen eh. Oo, dapat. Para may access sa ano. Pero ano, waiter, tao pa din talaga. Yes, ilalagay mo na lang doon. Kung gusto mong sumama doon, pasok ka sa dalo. Pag medyo tinatamad ka na lang pumunta sa elevator, mapalaki. Yes. Siguro ang tao yung size niya, syempre.
pointing ah. Siksik mo sarili mo. Ah, siksik mo. Oh. Possible. Refrigerator. Built-in rep. Mayaman. Built-in rep. So, yan. Ano ba yung advantage ng at saka disadvantage ng built-in rep? Okay, para sa akin ang advantage ng built-in rep. Kasama siya, seamless siya sa wall mo. Parang yan. At saka, spacious siya. Nami-minimize yung space mo sa bahay. Oo, kasi nga nandun na siya, nakasama na siya sa wall mo. Yun ang advantage niya para sa akin. Correct. Ngayon, ang disadvantage niya naman para sa akin, paano mo naman malilinis yung kanyang pwede. Backside, yung mga gilid, since siya ay naka-built in na doon. Mm. Unless may gulong para ilabas. For sure, meron yan. May way. Baka, baka. Oh. Oh, siyempre, meron way. Pag nagkaroon na nga tayo ng built-in na... Wala ba? May built-in rep. May pambili. Sa mga usually ang isa pang disadvantage yung presyo no para sa mga masa. Oh, so hindi talaga ito apparently hindi siya pang masa. Hindi siya pang masa. Oh. Pag mayaman, syempre Vice. Pero dito gaya ni Vice is branded itong mga gamit nito. Pero nakita ko sa IKEA, maraming built-in na rep. Tsaka miski microwave. Yes, built-in. Marami sa IKEA. Kaya guys, kung gusto nyo ng medyo siguro magandang presyo sa IKEA, maraming ganyang built-in. Promoting IKEA! Sa Pilipinas, meron ba? Oo, magkakaroon ng IKEA. Isa sa pinakamalaking IKEA sa buong mundo. Nakatayo sa Pilipinas. Nakatayo na. Nakatayo na. Malapit na mag-watch. Nagaantay na lang ng opening. So, sa Pilipinas pa yun. Yes. Dirty kitchen niya lang yan? Hindi siya dirty. Oh my gosh. Kasi yung dirty kitchen sa atin, isang minuto na kanya na puro uling eh. Diba? Isang ganun dirty lang. Dirty na yun. Alam ba kayo may catering services yan si Vice? Kaya gaya katakayo kanya. Ah, okay. Yun ang joke niya. Oo, may catering siya. Sabi, no? Commercial kitchen. Actually, okay, yung ano na ito, para sa akin, hindi na siya dirty kitchen, no? Joke lang yung device na dirty kitchen or dito sa video na ito. Oh. Pero, ang kategory niya para sa akin, kung na siya? Commercial. Kitchen na siya. Totoo. Kasing laki na siya ng... Kitchen ng mga hotels. Kitchen ng mga hotel. Oh. Kitchen ng Jollibee. True. No? Kasing... Ganun na. Ng mga malalaking restaurants. So, bakit ba sobrang laki? Bakit nga ba? Ba't yung nilaki nga? Eh, ano namin kay Vice? Vice! Bakit nga ba, Vice? Bakit nga naman, no? Well... Invited ba kami pagka naglipat ka pag wala ng COVID. Palagay ko si Vice, ano, kasi matulungin talaga si Vice. Yes! Marami siyang ilulutong pagkain. Totoo. Marami siyang gustong pakainin. Totoo. No? Baka yung buong barangay, yung buong papakainin niya. Si Vice pa. Si Vice talaga ay mayroong puso. Pero, yan, paano ba mag-design ng kitchen? Ako sa tingin ko, depende kasi sa paano ang movement na mangyayari sa loob ng kitchen. Tama. Yun ang number one consideration. Okay. So, pero yung number one consideration talaga is yung paano mag-design ng kitchen is gaano kalaki yung papakainin mo? Gaano kalaki yung dining area mo? So, let's say, sa isang restaurant, magtatayo ng restaurant. Gaano kalaki ang kitchen na yan na iaalat mo versus sa iyong dining area? Yes. So, usually yan, nasa 30% to 40% yung kinakain ng kitchen. Let's say sa 100%, let's say 100 square meter na yan, ng let's say 10 by 10 ng iyong restaurant, ang 30 to 40% niyan is para sa kitchen. Preparation area, yes. Parang ganun niya. Yung naiiwan na yun, yun para sa dining. So, dito naman, sa dirty kitchen niya na ito, is meron talagang purpose si Vice na kung bakit niya nilakayan to, no? Pero hindi natin alam. Hindi naman yan, parang trip lang ni Vice na parang, okay, ilagay mo lahat yan ang alam, di ba? Kasi for sure, meron siyang plano, bakit ganyan ka lang. Kasi ano yan eh. Meron siyang
future negosyo. Malamang. Diba? Tsaka kasi ano yan eh, parang ang mahalang investment yan. Nung nakikita natin, ang laking investment sa kitchen na yan, sa desk kitchen na yan. Oo. Kaya lahat yan ang design na yan, o lahat ng nakalagay dyan, talagang ang pinag-isipan. Siyempre. Pina-approve kay Ma'am Bites. May catering business. Oo, yung may catering business. May catering business. Yun ang biro niya, may catering business siya. Yun pala, yun eh. The maid's quarters. Maid's quarters. Maid's quarters. Small space for a maid's quarters. Yun niya, napansin ko, small space. Small space. Kasi depende naman siguro, ilan ba ang pagiging kasang bahay? Diba? Pero parang... Pero parang maliit nga naman. Na toilet lang yun ang toilet na. Yeah, ito. Ayan o. Pero kung titingnan talaga isa masikip na siya, walang comfort na binigay talaga dito sa mga quarters o sa quarters. Walang binigay sa mga maid at sa mga servants na sa mga workers. Kasi naman baka tutulugan lang talaga totally. Baka may sarili din silang sana. Siguro, hindi naman natin nakita, ano? Hindi niya pinakita. Tsaka itong, titignan natin parang... Maka-surprise yun sa... Oo. Susunod niya mo lang. Hindi nga natin nakita dito kung may bintana dito, ano? So, ito. Yung mga lockers na lang din agad. Feel... Yes, the mixed quarters. Baka may pa-surprise. Yes, abangan natin. Ayan, huwag nasa loob ka, ano yung feel mo? Para akong nasa barko, yung economy. Oo, nakasakay ka naman ng barko? Siyempre naman. Lagi sumasakay ng barko. Noong panahon namin, pupunta kami ng Manila from our province dahil mahal ang aeroplano, magbabarko kami. Lagi kaming barko. To go o super ferry? Super ferry din. Super ferry, di ba? This is nung panahon na yun, Aboitis. Pero nakasakay din tayo super ferry. Oo. Super, yan. Guys, mas malimit barko. Sa mga millennials, wala na ngayon yun. Meron pa rin sa atin, meron pa rin barko, pero mahal na rin. Kasi, presyo na rin ng aeroplano. So, we would rather take the flight. Aeroplano lahat. Aeroplano na lang tayo. So, sa mga millennials, hindi, gusto nyo mong sumakay sa barko. Mahal na. Quarantine area. Quarantine nga, sabi niya. Quarantine area. May social distancing. Sa quarantine area may social. Kasi nagbito si Pais eh. Baka parang palagay ko naman hindi kasi siksikan eh. Sa quarantine area may social distancing. Let's try to make it homey. Ayan. Parang kung halimbawa lalagyan mo ng wood at nilagyan mo ng white floor na ganyan, medyo parang naging parang mas maaliwala siya tingnan. Parang yung barkong feeling parang nawala na. Medyo nabawasan. Lalo na siguro kung ito yung ceiling na ito is magiging white din. Kasi sa sobrang dark nitong ano to at sa sobrang liit. Kitid eh. Makitid tapos. Ay, nga, di ba sabi ko, sige. Makitid tapos madilim. Ikanami pa. Uy, hindi. Special economy kasi ano eh. Aircon. Yung economy, nasa labas ka. Kasi fresh air. Yung special economy, ganun. Pero maganda, hindi ka mahihilom. Kasi fresh air. Bakit maraming storage? Kasi yung storage na yun is naka-proportion sa laki ng kitchen niya. Kasi marami siyang lulutuin dun sa kitchen na yun. So marami rin siyang storage. Tignan mo itong view na to. Ito sa mga dati na, sa driver's to. Okay. So ito, mas gift din, correct? Tsaka parang walang bintana talaga wala ito. Ito kasi yung wall sana na ito. Itong wall kasi nito, ano ito eh. Yun yung lockers. Lockers na ito, di ba? So pinto, tapos lockers, tapos yung tree. Pang bed space lang? Pang bed space lang dito sa Dubai. Bed space! Bed space, yeah. No window. Hindi natin din sure, ano, pero parang. Yun ang kanyang...
It's wow, swimming pool, glass wall, infinity. Ay, nakita ko to, grabe. Yeah, no, wow. Pero may napansin tayo, installed na ang glass kahit hindi pa nabuhusan ng stub. Ayan, no? Ito, di ba? Parang kung halimbawang ano, delikado ang glass mo, yes, di ba? Yung nga naisip ko eh. Halimbawa, ah, siyempre, pagbubuhusan yan, ang daming worker dyan. May mga balde, may mga pala, may vibrator pati. Baka ilubang niya ito yung mga glass na ito, di ba? Yun lang din. Ano, hindi ba delikado yung glass? Halimbawa naliligo, hindi ba pwede? As, sa naligo naman is pag nasagi mo yan. Hindi, ito yung glass na ito is special glass na rin talaga. So yung nag-install nito is yung manufacturer niya, sigurado is para dyan talaga siya. So in order din siguro ni Vice for swimming pool talaga. For swimming pool talaga, yes. Sexy naman ang legs ni Vice. Sana ako. Lalo na pag naka-swimsuit na yan at naliligo na kaya, yan. Ipakita mo. Serena. Lalo, sana ano, makanood tayo ng ganyang nagsuswimming. Mga ganun-ganun si Serena. Next vlog ni Vice, magsuswimming na siya dyan sa swimming pool. Let's see the rendering. Ayan o. Ang ganda pala. Ang ganda, diba? Pero napansin natin yung ito yung rendering nito. Ang ganda talaga, ang linis, di ba? Full glass. Pero full glass siya, wala siyang support agad, walang column. Oo, pero sa actual, may sa nangyari actual. Na apat na column. Oo, one, yes. One, two, three, four. Ito yung una niya concept siguro. Ito sana talaga siguro yung pangarap ng designer na mag-ano. Pero sa totoong buhay, hindi pa pwede. Kasi hindi pa achievable ng glass. Hindi pa ganun katibay ang glass, bibigay pa yung glass. Bibigay pa rin. Yes. Infinity flow. Infinity pool. Yung flow nga, infinity yung flow. Yes, correct. Ano ba talaga? Yeah, infinity. Basta infinity. Is this possible? Yan nga. Ayan, ang ganda naman ito. Bar material. Ayan yung bar material niya, parang yan din yung nasa pasad niya, di ba? Bar material. Nasa area na yun? Sa may poolside yung bar na niya. Okay. Yung bar counter. Siyempre, mas maganda sa may poolside. Pero kung halimbawa ngayon yung bar na yun, kung halimbawa ang Renotech, taga nyo na no, para hindi kalawangin. Kasi kung kakalawangin yun, masasagi ng mga damit mo or something. Oo, diba? Oo, kakapit yung kalawang sa damit. Kakapit yung kalawang. Sona. Yun, sona. Ano yan? Spa and sona. Bongga talaga. Hotel talaga ang ganda. Overlooking. Ayan mo, tapos tignan mo pa na yung glass talaga. Oh. Dito naman siya bumawi, doon sa pasad niya. Yes. May maliit na bitana. Walang halong. Oh, may maliit na. Ito talaga halos glass ang wall. Ito glass wall. Full glass floor to ceiling. Tapos kuhan pati, tag dito. At saka yung design niya, yan, naka U-type na. Naka-concentrated dito sa sa pool. Parang hotel na yung dating ng bahay niya eh. Yes. So, tsaka ang laki, nabanggit yan ni engineer niya is 1,300 square meter. Yung bahay yun. Yung bahay. Bahay lang yun. Bahay lang yun. Laki nun. Manlaki talaga. Ayun, that's it for part 1. Wow. Tapos na? Yes. Mag-react ulit tayo siguro sa part 2. Wow. Kinakita niya, di ba, sa part 1 ng video niya, yung naka-ilaw nung gabi, naka-on yung mga ilaw. Hotel na hotel yung dating. Grabe. Tapos yung gate niya, automatic. Hindi ko pa napapanood dyan. Ha, hindi mo tinapos panoorin? Wala to. Magre-ready tayo para sa part 2. Gusto ko kasi yung medyo nasusurprise ako. Okay. Kasi pagka pinanood na ako, yung parang totoong reaction talaga, di ba, guys? Hindi, ako kasi talagang pinatapos ko yung video niya hanggang sa huli na sinasabi niya is kung ano man yung meron siya ngayon dahil siya ay nangarap. At siya ay nag-umpisa siya, nabuhay siya nung unang panahon na ganito ang pinagdaanan niya at sinabi niya sa sarili niya, ayaw kong hanggang dito na lang. Wow. Marami siyang binitawang mga magagandang aral, salita bukod sa last part ng video na yan.
kapupulutan mo ng araw. Nangarap siya at talagang nilagyan niya ng pinagtrabahuhan para makamit niya kung ano man yung meron siya ngayon. Yun. Alright! Guys! At hindi lang yun. Ano pa sis? Lagi natin inaabangan si Vice Dotto sa mga ano, mga comedy bar. Okay, nasa artista. Wow. Hindi pa siya artista, no? Hindi pa kayo nakakapag-comedy bar? Hindi pa kayo tayo. Anong bar yun? Punchline. Sa punchline. Laughline. Wow, grabe. Punchline ko lang siya napanood one time lang. Diba? Pangmayaman. Wait, what did you do? Alright, guys. Kalimutan, subscribe na rin ang mga channel namin. Chuck Ma'am. Awesome Jo. Alright, guys. Salamat. At saka shoutout nga pala sa aking mga nadagdag na subscriber. Yeah. Mula nung gumawa ko ng reaction sa bahay ni Miss Bea Alonzo. Wow, shoutout. Yes, shoutout. I-celebrate natin yan. Ang mga small na ano, dapat i-celebrate. Yes. Magpapamukbang ako sa susunod. Mukbang. Abangan natin ang mukbang ni Alright, guys. Thank you for watching. See you next time. Bye.